paano po ba tayo pumasa sa medical super care para sa ating medical. Yung super care, mga ka-finding, eh, may iba't ibang klase ng branch po yan. Like for example, mayroon sa Manila, mayroon sa Makati, Cebu, yung Ilo, and then hindi ko po alam sa iba kung ano po, kung saan po yan, kung saan pa pong area mayroon sila or branch mayroon sila. Okay, sa x-ray, kung may problem ka, alam sa sarili mo na may peklat ka before sa x-ray, ay kausapin mo yung nurse kung ano ba yung kailangan mong gawin. At sasabihin ng nurse na hahanapan kanya kung may dala kang sample or yung mga previous na x-ray mo before. Like for example, yung plate ng x-ray mo, yun po yung hahanapin nila para ma-check po ng doctor kung yung peklat mo ba noon at yung peklat mong makikita nila sa x-ray mo kung saan ka nagpa-medical sa super care is walang pinagbago. So pag walang pinagbago guys, at ganun pa rin ang itsura ng peklat mo, ibig sabihin nag-heal na po yung peklat mo sa baga mo at fit ka na po noon. Pero kapag yung x-ray na sample mo before, tapos minatch nila yung x-ray mo ngayon sa super care at mayroong may iba, nag-iba, so ibig sabihin guys, mag-a-undergo ka pa dyan ng sputum or magpapa-check ka pa sa pulmonologist. So yun yung advice nila sa akin guys that time. So tinanong ko lang naman yun just in case lang po may maka-encounter sa inyo. So yun, importante din po yun, lalong-lalo na po sa mga gustong mag-abroad at may problema sa x-ray. Yun, so kailangan yung dalhin yung plate po ninyo before. Like for example, 2020 or anong year pa yan. So ipapa-check nyo lang guys kung may nabago po pa dun sa x-ray nyo before or sa ngayon. Okay, kapag walang nagbago, ibig sabihin, okay yun, walang problema. Pero pag nabago yung x-ray, yung result ng x-ray mo ngayon compared before, mayroong investigation na gagawin dyan at kailangan mo magpa-check sa pulmonologist. Yun yung advice nila sa akin dating guys. Okay? And next is yung sa dental. Ayan guys, sa dental, medyo mahirap. Medyo strict sila talaga sa pagdating sa ngipin. So, ang advice ko sa inyo guys, bago kayo pumunta ng super care, meron kayong certificate galing po sa dentist po ninyo kung saan po kayo magpa-check ng inyong ngipin. Please. Ito, importante to sa inyo guys, yung dental. Kailangan, bago kayo pumunta doon, nagpa-check na po kayo ng ngipin nyo, nagpalinis na po kayo doon. Kung kailangan magpabunot, ipabunot nyo na yun sa dentista po ninyo bago kayo pumunta ng super care sa inyong medical exam. Okay? Importante po yun guys, no, sa ngipin. Pagdating doon, kapag meron ka ng certificate, pag nasa super care ka na at kapag check na ng dentista ang ngipin mo, ay i-remind mo yung dentista na, ma'am, or doc, meron na po akong certificate galing po sa dentista ko at hahanapin niya yun. Ipapakita mo yung certificate na binigay sa'yo ng dentista mo at yun, so possible nun guys, fit ka na. Okay, so yun yung advice ko sa inyo guys, importante yung certificate. Kumuha kayo ng certificate sa inyong dentista kung saan kayo magpapacheck o magpapabunot o magpapalinis ang ipin. Importante yung certificate guys galing sa inyong dentista. Okay, para hindi kayo magka-problema pagdating po sa dental. Kasi sobrang stricto po talaga sila dyan. So, yun. Sana guys ay nakatulong itong aking tutorial para sa mga gusto magpa-medical, super care, na gusto sumampa ng barko. At sana ay nakatulong at maliwanag po sa inyo yung tutorial na to. So thank you guys at maraming salamat sa mga nanood. Thank you sa mga subscribers ko na hanggang ngayon na stay. Patuloy na sumusuport sa aking YouTube channel. At sa mga nanonood, katulad mo na hindi pa nakasubscribe, guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi ka pong updated sa aking bawat ganap, sa bawat adventure dito sa aking mundo, sa aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding, and see you sa aking next na adventure. And bye, see you next time.